Jose Rizal, siya ay ang ating pambansang bayani. Isa ka ba sa humahanga sa kanya? O sino ba ang hindi nakakakilala sa kanyang kadakilaan? Tara at samahan niyo akong alamin ano nga ba ang mga bagay na noon pa man ay nag-uugnay na sa Pilipinas at sa Czech Republic. Si Dr. Jose Rizal ay pinanganak sa isang mayamang pamilya sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Sinimula ni Rizal ang kanyang maagang pag-aaral sa bayan ng Binyan. Bukod sa nakikilala siya bilang dalubhasa sa larangan ng medisina, isang makata at isang sanaysay, ipinakita ni Rizal ang iba pang kamangha-manghang mga talento. Central Train Station o Praha, Hlavní nádraží. Tumuloy naman siya sa Mudra Vjezda o Hotel Blue Star na ngayon ay Česká národní banka sa Napší Kopje Prague 1. At matapos ang 131 taon, ang bayani ng Pilipino na si Dr. Jose Rizal ay makikitang muli sa Prague. Ang embahada ng Czech Republic ay naglabas ng bagong ribulto ni Rizal sa sarili nitong punong tanggapan ng pambansang bangko. Ang Česká národní banka o Czech National Bank. Ang alaala sa nakakamanghang lungsod ng gitnang Europa ay patunay sa maraming mga hangganan na nasakop ng pambansang bayani ng Pilipinas. At alam nyo bang nakakatuwang isipin na ang dami niya palang napasyalan dito sa Prague? Katulad ng Czech National Museum, Charles University, Old Town Square, Church of Mother of God Before Tin, Charles Bridge and Statue of St. John Nepomucene, Prague Castle, and St. Vitus Cathedral. Kasama na rin ang Botanical Garden of Faculty of Charles University in Prague at ang lesser town Malastrana dahil binisita niya doon ang Santo Niño. At ngayon, naku, excited na akong makita ang ribulto ni Rizal. Tara guys at samahan nyo kami sa Lithium Jiritse. May ilan sa atin gaya ko ang medyo nakalimutan ng history. Kaya balikan natin kahit pahapyaw lang. Ready ka na? Si Jose Rizal ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861 at sinimulan niya ang maagang pag-aaral sa bayan ng Binyan. Bukod sa nakilala bilang dalubhasa sa larangan ng medisina, isang makata at isang sanaysay, ipinakita ni Rizal ang iba't iba pang katangian o mga talento. Marunong siyang magpinta, mag-sketch at gumawa ng mga iskultura. Sapagkat siya ay nanirahan sa Europa ng halos 10 taon, naging polyglot din siya o madaldal o bihasa sa 22 wika tulad ng Tagalog, Ilocano, Pisayan, Subanon, Latin, Spanish, Greek, English, French, German, Arabic, Malay, Sanskrit, Hebrew, Dutch, Catalan, Japanese, Italian, Chinese, Portuguese, Swedish, at Russian. Oh, grabe. How to be you po? Samantala, si Ferdinand Blumentritt naman ay ipinanganak sa Prague, na noon ay bahagi ng Austro-Hungarian Empire noong September 10, 1853. Pinag-aralan ni Blumentritt ang history sa Prague University. Nang magsimula ang kanyang pakikipag-ugnay kay Rizal, siya ay isang master teacher sa Light Merits, kilala ngayon bilang Lithium Jiritse, Czech Republic. At naglathala na ng mga panitikang pang-iskolar tungkol sa mga wika at etnografiya ng Pilipinas. Minsan lamang silang nagkatagpo ni Rizal, ngunit matalik ang kanilang pagiging magkaibigan sa pamamagitan ng liham. Isinali ni Blumentritt sa Aleman ang Noli Me Tangere at binigyan ng introduksyon ang El Filibusterismo. Bagaman pinayuhan niya si Rizal laban sa paglalathala ng ikalawang nobela, sumulat din siya ng introduksyon sa Sucesor de las Islas Filipinas ni Antonio Morga nang muli itong ipalathala ng may anotasyon ni Rizal. Bakit nga ba pinatay si Rizal? Ito ay dahil sa mga kasong isinampa sa kanya: konspirasyon, rebelyon at sedisyon.
Napakaraming bagay ang ibinintang sa kanya. Pinarusahan ng pagkakabilanggon habang buhay at kamatayan. Napagbintangan sa pagtataksil sa pamahalaan, sinisi ng mga Kastila ukol sa naganap na madugong himagsikan, at nadawit din siya sa KKK at marami pang iba. Kaya naman bago ang araw na siya ipatayin, ito ang liham niya kay Blumentritt. Ang Leitmeritz ay isa sa pinakaluma at pinakamalaking subcamp ng kampong konsentrasyon ng Flossenbürg na pinamamahalaan ng Nazi Germany sa Leitmeritz, Kreisgau, Sudetenland. Ngayon ay Litoměřice, Czech Republic. Ang estatwang ito ay pinagkaloob ng Philippine government bilang pag-alala sa kanilang pagkakaibigan ni Blumentritt. At mababasa sa ibabang bahagi ng estatwang ito ang mga nakasulat na Jose Rizal. To the memory of the true friendship of the most famous personality of the modern Philippines, the great humanist Jose Rizal and the director of the Technical Secondary School in Litoměřice, Ferdinand Blumentritt. At sa iba pang bahagi ay ang mga katagang, a man who does not think for himself lacks personality. The blind man who allows himself to be guided by the thought of another is like the beast by a halter. Kung may Rizal Park o rebulto dito si Rizal sa Czech Republic, ay mayroon din namang rebulto sa Pilipinas si Blumentritt. At hindi lang yan, mayroon din tayong lugar na ipinangalan sa kanya. Ang Blumentritt Road ay isang pangunahing kalsada sa Maynila, sa Pilipinas. Dumaraan ito sa hangganan ng lungsod ng Maynila kasama ang lungsod ng Quezon mula sa Rizal Avenue na distrito ng Santa Cruz hanggang sa Gregorio Tuazon Street sa distrito naman ng Zambales. Bukod sa malaking pagkakahawig ng mga watawat ng mga bansang ito, alam nyo noong mga panahong bago pa lang ako mag-a-abroad, pag sinasabi ko na ang punta ko ay sa Czech Republic, yung ibang tao nagtatanong, saan yun? Naiintindihan ko sila kasi kahit ako noon, hindi ko talaga sobrang alam tong lugar na to. Tapos, nung nandito naman ako, pag sinasabi ko na, galing akong Pilipinas, sasabihin naman nila, saan yun? May ibang alam na, may ibang hindi pa. Pero sa ngayon na dumadami na ang mga Pilipino dito, nagiging matunog at nakikilala na ang Pilipinas. Para sa ilan sa atin, matagal nang binibigkas sa libro ukol sa pagkakaibigan ni Rizal at Blumentritt na nakatira sa Leitmeritz, o kung tawagin ko noon ay Leitmeritz. Hindi ko alam kung paano ito bigkasin dahil wala pa namang Google noon. Ngunit lingid sa ating kaalaman o sa akin,
na binabasa kong lugar sa Araling Panlipunan, ito pala'y 40 minutes by car lang mula sa aming bahay, na kung tawagin talaga ay Lito Mirjitse. At higit sa 100 taon na palang may kaugnayan ang bansang Pilipinas at Czech Republic, dahil ito sa mabuti at dakilang pagkakaibigan nila Professor Blumentritt at Jose Rizal. Okay, so guys, sana nagustuhan nyo ang aking weekend diary at nanariwa ulit sa atin ang mga alaala at kaalaman na natutunan natin noon. Sa kasaysayan, minsan nakakalimutan, pero sa muntikong vlog na ito, sana manatiling buhay ang kanyang alaala bilang pambansang bayani. At masarap balikan, no? Nagbasa ako ulit, nag-research, kahit pa konti-konti. Napakasarap sa pakiramdam na nakikilala ko siyang muli at nakaka-proud ang maging isang Pilipino. Hanggang sa muli!